So, saan kayo natutulog? Yan, ano, alam, pinatukutan ko lang para may tulog-tulog sa lakas. Titingnan natin. So, ayan, oh, sira-sira talaga yung bahay nila. Oh, ayan. So, dito kayo sa loob pa rin. O, oh, ayan, oh, yung mga dingding, sira-sira. So, doon sa loob, oh. Talagang, dito kayo natutulog? Doon, saan? Saan? Okay, oh. Nakita ninyo, wala talagang bubong. Oh, dito na lang sila nakatira, oh. Talagang walang bubong, oh. Na, ito yung tulugan sana nila, yung kwarto nila. Pero, wala na. Morning everyone. So narito na ang mga kalalakihan ng sityo na Luuyan nagtutulong-tulong sa pag diskarga ng mga bigas na bigay ng one can saves one life, no, na sponsored from Canada and Saudi Arabia and other nations. So ayan sila, oh, na. Yes. So ipamimigay ito mamayang hapon sa mga nasalanta ng bagyo. So 99 households po ang recipients mamaya, no, mga nasalanta ng bagyong Odette noong nakaraang buwan. Ayan. So, total donations from one can saves one life. 10 sako po ng bigas. No? 10 sako ng bigas. Mula sa one can saves one life. Ayan. 10 sako ng bigas. So, mamaya, kikiluhin natin. A few moments later. Ngayon naman, mga kaibigan, ay magsisimula na kami sa pag-repack ng 10 sakong bigas. No? Ayan sila, oh. Ayan ang mga kababaihan naman. Kanina, mga kalalakihan ang nagdiskarga ng mga bigas mula sa sasakyan. Ngayon naman, mga kababaihan naman ang nagre-repack. No? Kikiluin nila 5 kilo sa bawat bahay, no? Sa bawat household. So, ang kabuang bibigyan mamaya ay 99 households. Yan, proyekto ito ng One Can Save One Life ng kaibigan ko na si Phil Card na nagtatrabaho sa ngayon sa Canada, at maraming salamat at naisipan niya ang proyektong ito, no, na siyang tutulong sa mga taga Dumangas. Lilibutin daw niya ang buong Dumangas, no, natutulungan, no, dahil nagmula din siya dito at nakita niya kung gaano kahirap ang buhay dito. So ang pamimigyan ng bigas mamaya ay yung mga nabiktima o mga nasalanta ng Bagyo Odette noong nakaraang Disyembre ba yon? No, noong nakaraang Disyembre. So mamaya mamimigay kami. Ayan. Kapag nagtutulungan sa isang trabaho ay madaling matatapos. So, kita nyo naman. Ayan. So, 5 lamang sila ang nagtulungan. Kasi hindi naman pwede na lahat ay pupunta dito sa bahay, no, at tutulong. Kasi kailangan pa rin nating i-observe ang proper protocol. Yan, so lahat sila naka-mask. At sa loob ng mask,
kitang-kita ang kanilang mga ano, ang kanilang mga ngiti. Sa kanilang mga mata, nakikita ang kanilang mga ngiti. Say hi naman kayo dyan. Okay, so salamat sa One Can Save Life na proyekto. Salamat at naisipan ito ni Phil Card. Panoy, Divina Gracia. Salamat. Ito yung isa sa mga bahay na talagang totally dummy. Ayan, nakita niyo. Ito talaga matirhan po. So, bahay ito ni Dairin Cortez Giban. Ano ang sityo na luuyan? Tingnan nyo. O, wala na silang matirhan sa ngayon. So, eto si Dairin. Tanungin natin si Dairin. Dairin, ano ba ang... Nandito ba kayo nung araw ng bagyo? Nandito kayo? Dito kayo nung gabing yon? Okay, so, nung nasira ang bahay ninyo, hindi ba kayo, anong hindi pa nasira ang bahay ninyo? Hindi nyo ba naisip na lumikas? Wala bang ano ba tong tawag dito? Walang ibinigay na relocation na pupuntahan ninyo ang LGU or ang barangay? Importante ang security ninyo. Kasi, sabi ko hindi ko yung maiwanan yung bahay namin. Baka lalo mag-iba. Hindi ko na ano, mag-iba rin. Okay, so sino bang kasama mo dito sa bahay nung oras ng bagyo? Bonso po. Dalawa lang kayo? Dalawa lang kami. So, nung nasira na yung bahay ninyo, anong ginawa ninyo? Masakit, diba? Masakit na masira ang bahay, mawala ng bahay, lalo na ngayon na may pandemya pa naman, diba? O, so paano na ngayon ang pamumuhay ninyo? Ayan. So, saan kayo natutulog? Yan, ano, anong natukudan, ginatukudan ko lang para may tutulogan lang kami. Bitingnan natin. So, ayan, o, sira-sira talaga yung bahay nila. O, ayan. So, dito kayo sa loob pa rin. O, oh, ayun, no? Yung mga dingding, sira-sira. So, doon, sa loob, o. Oh. Talagang, dito kayo natutulog? Doon, saan? Saan? Okay, o. Oh. Nakita ninyo, wala talagang bubong. O, oh, dito na lang sila nakatira, o. Oh. Talagang walang bubong, o. Oh. Na, ito yung tulugan sana nila, yung kwarto nila. Pero, wala na. Nasira talaga. O, ayan. Yan. Talagang hindi na matirhan to. Dito na lang kayo nakatulog. Okay. So, dito na sila natulog. O, ayan. Yung isang, ano na lang, bahagi na lang ng bahay nila. So, may mga sira-sira na rin ang bubong. Tapos, o, nilagyan na lang nila ng blanket yung ano, yung lagi na nagserving kisame. Then, ano na rin, sala, kwarto, tulugan, at kusina na rin. No? Kusina na rin. So, kawawa naman ang sitwasyon nila. Ayan. So, kasama pa yung anak niya. No, diba? So, kawawa. So, how about ang pagkain ninyo? Ayan. O, ayan, o. Tinutukuran na lang ng kawayan para hindi tuluyang mawasak. Yan. So, ano ang pagkain ninyo? Sino ang nagpo-provide? Ako, nagtatrabaho ako sa isang linggo, dalawang araw. Bakit dalawang araw lang sa isang linggo? Kasi yun ang sinasabi sa amin kasi dalawa kami nagluluto. Tapos, O, kasi matumal ang ano, no? Matumal kasi walang
customers dahil sa pandemya. So talagang kawawa. Kawawa ang kapatid natin si Dairin, no? So sa ating mga sponsors, ayan, makikita ninyo, oh, talagang sira siya. Sa ating mga sponsors, so salamat at kanina nakatanggap ka din ng bigas, 'di ba? Okay, so anong masasabi mo sa ating mga sponsors? Maraming salamat po sa nabigay sa amin kahit papano, natulungan kami. Sana po marami pa kayo matulungan na iba. So, baka gusto mong humingi pa ng pabor para mabigyan ka ng ano, ng katulong kahit pampatayo lang, kahit pambili lang ng mga material para maipatayo itong bahay mo. Opo, sana po matulungan nyo ako kahit hindi lang mapatayo ang bahay ko. Kasi wala na akong asahan kung sino ang mapatayo sa bahay ko. Wala naman ako asawa eh. At saka dalawa na lang kami ng anak ko nagbuhay. Okay. So sige, salamat Dairin. Salamat. So huwag kang mawala ng pag-asa dahil nandyan ang ating Panginoong Hesus. So, alam ko na may mga tao siyang gagamitin bilang instrumento para matulungan ka. So, sa One Can, Saves One Life, sana matulungan natin sila. At sa sponsors ng One Can, Saves One Life Project ni Rodolfo Divina Gracia Jr., please help Dairin na maitayo mo itong muli, no? Maitayo ang kanyang bahay, kahit bahay kubo lamang, kahit maliit lang na bahay, no? Kung matulungan nyo siya sa na makabili ng mga materials, malaking tulong po yun sa kanya para magsimula muli, kasi mahirap mabuhay. Ngayon naman po ay pupuntahan natin ang bahay ni Mrs. Lindy Baguna. Isa rin sa nasiraan ng bahay. Ayan ang bahay niya. Oh, kitang-kita. Wala ring bubong. Ayan. Hello, mayong magandang hapon. Magandang hapon na Mrs. Baguna. Magandang hapon po. Okay, narito siya. Ayan. So, ano nangyari sa bahay ninyo? Nasira yung mga bubong namin. Lahat. Ano na, linagyan na lang namin ng sira. Para makuwan lang. Lahat ng oo, ito? Para lang may tulungan. Ibig mo sabihin na wala rin buong bubong. Pero ngayon, sirang-sirang yung mga sirang-sirang yero. Walang ano lang ito. Ayan. Yung mga sira-sira, nilagyan na lang nila ng trapal para pansamantala. Hindi sila masyadong mabasa kapag umulan. Uh-huh. No? Tapos, yung kitchen nila, yung kusina nila, ayan, puro na lang kawayan. Na, ayan. Wala nang mga bubong. Wash out talaga ang kanilang bubong sa kusina, pati na rin sa kanilang banyo. Pati yung sa kwarto nila. Kaya lang, kailangan talaga nilang pagtagpi-tagpiin ang mga sirang yero para lang pansamantala may matulugan sila, no, kahit papaano. So, ma'am, ano ngayon ang source of income mo? Hindi, may sari-sari store ako. Maliit lang. Maliit lang. Kunti lang ang kita. Okay, so, alam mo ba na ang One Can Saves One Life na pinangungunahan ng ating kababayan na si Rodolfo Divina Gracia at ang kanyang mga kasama at meron na rin siyang mga sponsors, no? So, alam mo ba na tumutulong sila sa mga nasalanta ng Baguio? Anong masasabi mo sa kanila? Nagpapasalamat kami kung mayroon kang ibigay sa amin para kami ng amin bahay namin na nasira ng udet. Okay. So lahat sila ay humihingi ng tulong. Kami ng tulong. Maawa kayo. Okay. So sana
umaabot ito sa mga kinauukulan, no, sa mga sponsors. Sponsors ng One Can Saves One Life para matulungan kayo. So ipaabot natin yung problema ninyo at sana ay mabigyan tayo ng tulong, no, kahit papaano. Pero sa ngayon patuloy lang tayo, patuloy lang ang buhay, ha? Okay. So ano huling hiling mo sa kanila? Ang hiling ko lang na sana ng ano ng mabigyan niyo kami kahit ano lang, pambili na ng mga air namin. Yun lang. Nagpapasalamat kami sa bigas na binigay ninyo. Malaking tulong na yan sa amin. Okay. So, salamat, salamat. At patuloy lang tayong sumikap at patuloy tayong manalig sa Panginoon. So, para sa sponsors ng One Can Saves One Life at sa iba pa na makarinig nitong vlog ko, sana naman kung may sapat kayong blessings na at maawa kayo sa mga nangangailangan. So maraming salamat at saludo po kami sa inyo na tutulong para sa kanila. Salamat. Hello everyone, magandang hapon sa muli. Eto na, tapos na namin i-distribute ang mga bigas na bigay ng One Can Saves One Life na proyekto ng aming kababayang si Rodolfo at Vinagracia Jr. at ang kanyang partner na si Madam Simply DC, no, ng Canada. Oo, maraming salamat sa aming sponsors sa Canada, Saudi Arabia, and sa aming mga sponsors, may sasabihin ang aming mga kapwa na Luyanon para sa inyo. Mga kapwa na Luyanon, anong masasabi ninyo sa ating mga sponsors? Okay. Ang saya-saya nila. Talaga kahit nakamask sila, kitang-kita sa kanilang mga mata ang saya. At malugod na pagpapasalamat sa inyo. One Can Saves One Life, no? Sa proyekto na inilunsad ng aming kababayan. Proud na proud po kami sa inyo.